ano nangyari sa tatay mo? Sa papa pa ko. Oo, yung totoo mong papa. Namatay bakit? Po siya. Ayan mga ka-therapy. Nag-request po si Tatay Jun ng makakain niya po. Ayan. Naayos na po natin ang kanyang deals sa hospital. Kaya okay na po ang record ni Tatay Jun. So. Tay! Musta? Ha? Diba? Naayos ko na yung bill mo. Ba't may bug dito? Dumating na si Casey? Si Mary Rose? Oo. Dumating si Mary Rose? Galing sa school? O, binilang kita ng chinelas. Ayan, may chinelas na po, mga ka-therapy. Si Tatay Jun. Ayan, kasi wala na pala siyang chinelas. Ayan, Tay. Apo ka, Tay. Ba't nakakumot ka? Wala ka short? Wala kang suot na short? Hi, Mary Rose! Kamusta ka, ha? Wala pa. Hindi ko pa nakakausap eh. Brown out din namin eh. Ay, brown out kayo? Gusto mo matulog sa bahay? Tingalis ako mamaya. Punta kay mama. Hahanapin mo si Casey? Nag-alala na si tatay. Kasi ano, teka, shortan mo muna ito. Pabangunin mo muna, be. Ibaba mo muna ang paan niya bago mo siya ibangon. Para hindi siya mahirapan. Sabi ko nga, ate, huwag siyang masyadong tumayo. Hindi rin siya pwedeng hindi tumayo eh. Kasi ano, tawag dito, mag-i-street yung katawan niya na yun, titigas yan. Yun. Hindi ba siya? Ha? Nahuhulog siya yun, kapon din. Nahuhulog si tatay? Pag may pom, dapat walang pom. Hindi nahuhulog talaga siya, kaya nga, be, maganda sana yun kung malagyan ng gabay. Ito din yung dating sinilas niya, te. Ganyan din? Mm-mm. Kasya ba, Tay? Sige, pasok mo pa, Tay. Buka mo yun dito. Buka mo yan. Nahirapan siya talaga igalaw yung paa niya. Pagka lagi nakahiga lang yan, mahirapan yan igalaw. Okay, dito. Oh, chinilas ka na. Gusto mong lumabas dito? Ayun, tinapay mo, Tay. May pasalubong kaming tinapay sa'yo. Kasi ang request mo ay tinapay para anytime mga ka-therapy na si Tatay Jun ay magutom, may makain siya. Yan. Tubig, Tay, ha? Huwag mo na magkakapi, Tay, ha? Mainit lang na tubig. Okay, Tay? Gusto mo lumabas, Tay? Diyan ka lang? Dapat talaga mga ka-therapy ay may gabay si Tatay dito na pwede niyang mahawakan. Kung si Mr. Sana ay wala namang pasok pa siya. So, mga ilang araw pa siyang mag-i-stay dahil walang trabaho ngayon sila. Inauwi sila ng kanilang amo. Ay, may time sana siya na magawa dito. Ang kaso, wala po kaming pambiling materyales. Yan. Kasi, ano, talagang medyo mahirap din. Dahil nga, marami tayong estudyante. So, yun sana ang makakatulong kay tatay. Malagyan siya ng maliit na lame-lamesa dito. Para pag kumain siya, hindi dito na mababa. Dapat yung level po sa kanya, ang mesa niya, kahit dito lang po, sa sulok. Mary Rose, may nagtatanong. Tatay mo talaga si tatay dyan, sabi ni mama mo. Mama po. Ni Mama Angelica mo. Ganda po kasi nangyari. Si, upo ka nga dun, be. Upo ka dun. Ano po? Eh, kasi naguguluhan yung ating mga viewers. Kasi, nung in-interview si mama mo, ikaw ay anak talaga at kamukha mo si tatay dyan. Kamukha mo yung mga kapatid mo. Tapos, nung in-interview ka, iba pala tatay mo. Ano ba ang katotohanan? Ang totoo po talaga niyan, may panganay po sa akin. Yung panganay po is kay tatay Jun din. Okay, yun yung nawawala? Opo, yung nawala. Tapos si Kisa yung tatay Jun. Si Jinjin, tapos ako, sa namatay ko papa. Ang nauna po talagang ano dito is yung papa ko. So parang nagdoble po. Si papa po, abang nagtrabaho nag-ano si mama, so naging kay tatay Jun. So ang nauna niyang naano ni mama na anak, si yung nawala. Sumunod po si Kisa. So, ang ibig mong sabihin, boyfriend na ni mama mo si papa mo bago niya nakilala si tatay Jun. Opo, parang ganun. Kasi mas matanda si Casey sa'yo eh. Opo. Tapos nagkaanak sila. Nagkaanak po sila, tapos sumunod po ako. Tapos nung nagkaanak silang dalawa, nagkabalikan. Ay, ano ba ito? Pinagulo ka lalo ah. Ulitin ka. Sige nga, paliwanag mo nga, ulitin mo nga. Ang sabi ko po,
kasi si tatay Jun niya, si papa ko, is sila na ng papa ko po. Okay. Si mama naging anon niya, na hindi alam na ang papa ko. Si, kasi si mama po, malayo na din yun, parang ano, parang hindi sila nagkaintindihan. Okay. Nagkaanak po sila ng dalawa. Okay. Yung nauna pong anak ni tatay Jun is nawala. Okay. Kasama niya po kasi yun, tapos sinold up po, parang ano. Tapos nakita naman po kasi yung may mga baril na po, yung ano, parang akidnap, ganon. Akidnap ang una nilang anak? Oo. Okay. Sumunod si Ise. Okay. Pagkatapos po, ako, yung sumunod, nung naging sila po ng papa ko. Ibig sabihin, bumalik si mama mo kay papa mo dahil sa naging, nang nangyari dun sa anak nila. Nagtampo siya kay tatay Jun dahil sa feeling niya na, nakidnap. Opo. Nakidnap yun, hindi nawala? Nakidnap po. Sure ka doon sa ano? Kasi ang sabi ni tatay no na kasama niyang namamasura, biglang nawala eh. Opo, nawala po. Yung kasama niyang namamasura, nawala po. Sinama niya. Dapat nga si mama po, isog, sabi po na wag na lang isama. Oh, okay. So, yun po. Yung bata, parang may kumuha sa kanya. Tinakita naman po kasi may mga bahay po doon. Tapos may mga malalaking aso. Din may mga baril. Parang in short po, is nakidnap. Ah. Tapos, so, wala pala talang kasalanan si tatay Jun doon. Oh, parang ganun lang po. Pero po, yung tapos na, nagkaroon si mama ng anak sa papa ko na namatay. Okay. Sumunod po si Jinjen. So, yun po, nagkasunod-sunod na iba. Okay. So, pero po, sa sitwasyon namin si mama po, kahit ganun po, istanggap ko po. Kasi po, nanay po din namin siya kasi binuhay niya pa rin po kami. Okay. Ayun. Kasi po, yung ibang nanay dyan na, papampo na lang. Pero Si mama po, kahit ganun yung pas niya po, is inalagaan niya pa rin po kami. Okay. Kaya po, parang, in short po, is hindi po masama loob ko or okay. Ano nangyari sa tatay mo? Sa papa pa ko. Oo, yung totoo mong papa. Namatay po siya. Ah, namatay dahil? Sa sakit po ng TB, nagsuka po siya ng dugo. Ah, ibig sabihin, nakapiling mo din talaga siya ng matagal, yung papa mo? Ano po, nakasama ko po siya, pero maliit pa po ako nun. Pero hindi ko pa po nakita yung mukha niya. Ah, bali story lang din ang naano mo, na-adapt mo, parang narinig mo lang din. Opo, pero yung, ang naalala ko po sa papa ko, bago po siya namatay, is, hindi ko po nakita yung mukha niya, pero naalala ko po dun, kahit ngayon po, habang lumalaki ako, is yung, natumba po niya sa may isang gilid ng kanal, tapos sumuka po ng dugo. Pero yung mga kamag-anak po namin, sumama rin po yung mga loob ko sa kanila. Okay. Oo. Humingi po ko ng tulong. Imbis na ambulansya yung kunin, punin na riya yung kinuha. Ah. Kaya po kahit ngayon ang sama ng loob. Dahil ang iniisip nila patay na. Opo, kaya po rin na riya agad. Opo. Ah, okay. Baka ang pagkakarinig nila, eh, ilang araw nang nangyari yon. Kaya ang kinuha nila more, ano na, yung... Hindi po. Bago pa lang makakatumba pa lang po. Tapos, imbes na ambulansya po, punin na riyan. So, in short, ilang taon ka nung namatay ang tatay mo? Sa tingin ko po, mga nasa 8 or 9. 8, so, parang fresh po, na, naalala mo na. Oo, oh, naalala ko na po. Tapos, hindi ka naman pala inalagaan ni tatay Jun ng baby. Napunta po ako sa kanya nung nag-aaral na po ako. Ah, so hindi ka talaga palaki ni tatay Jun? Parang kinder po hanggang mga grade. Tapos nung time na yon si tatay Jun naghahanap buhay rin. Namamasura, yun ang... Anong trabaho ni tatay Jun noon? Doon po sa may Sagemore, namamarking po siya. Paano marking? Nagpa-parking po siya ng mga kotse. Ah, nag-ano? Oh, sinong sasakay dito? Yung mga ganun. Ano ba? Nagpa-atras po ng kotse. Ah, atras. Ay, yung tatay ang trabaho mo dati? Ano ba tawag doon? Anong tawag doon, papa? Nag-ano ng... Dispatcher? Yung nag-ano ng mga sasakyan na nagpa-park? Ah, dispatcher ka, tay. Tapos kailan ka lang, hindi siya basurero si tatay? Hindi siya nangangalakal? Ah, dispatcher ka tay? Kilalang kilala ka tay sa bayan. Opo. May kilala. Nagulat si husband doon. Ano sabi si husband doon? Kinala siya doon. Alak yan, si Casey lang ano, nagbubuti sa bayan. Sikat ka pala tay sa bayan. Kilalang kilala ka ng mga tao. Siyempre, nag-aano nga siya ng sasakyan. So, yan, Mary Rose, ako ay may planong... umuwi ng probinsya. Meron pa akong ilang days na stay dito. At habang andito ako, ano tay, kailangan mo tay? May kailangan ka tay? Ha? Wala kayo. Ha? Wala kayo. Hindi, gusto mo ba ng tubig? Magsalin na.
Ha? Nagugulat ka ba? Bahala kayo. Bigyan ko daw siya ng tubig. Baka nabilauka na to si tatay. O yan. Tapos, mag-field trip nga ang anak ko. So, malaki ang gastusin nila. Kaya, ako ay maghahanap buhay muna sa malayo. So, aabutin ako siguro ng pinakamatagal ko na 3 weeks. Ibibilin ko yan sa'yo si Tatay Jun. Tapos, may Gcash ka naman siguro dyan. Kung minsan. Yung Gcash po, ano, hindi po. Or, i-message na lang kita. Kung ano, kung may ano sa bahay, may pagkain, ganyan, ha? Magme-message tayong dalawa. Pero may ilang days pa naman ako dito i-stay. At si Mr. Den, ilang days din mag-i-stay. Kung meron nga lang, Den, na materyales sana, palalagyan ko sana yan kay husband, kasi marunong naman siya mag-karpentero, yung hawakan ni tatay dyan na gabay. Tapos maliit sana na lamesa. Maliit sana na lamesa. Tapos, istante niya dito. Para ito mailabas. Para pag maluwag ang space niya, kahit papano ay magkakaroon si tatay ng positive mindset. Ano kasi pag makalat, ang hirap talaga mag-isip. Blanco. Blanco ka talaga. Nabablanco ka ba tayo pag makalat? Nabablanco. Ay, may nail cutter pala ako dito. Akin na nail cutter dyan pa. Pagupitan ko lang kay Mary Rose yung kuko ni tatay. So, yan tay. Maswerte ka tay. Kasi may Mary Rose dito. Hindi mo pala siya totoong anak si Mary Rose? Hindi ko siya lang pinag-alaga sa. Tay, anong sagot mo doon? Ha? Itinatanggi ka ba ni Mary Rose? Uy, hindi. Naiwan ko tinanggi yun. Aminado ka ba? Alam mo yun, tay, na hindi mo anak si Mary Rose? Ako. Ha? Ako. Uy, anak ka talaga hindi, eh. Anay, siya lang o talaga yung nag-alaga. Baka hindi mo alam. Yung papa ko po talaga is, ano, patay na. Kasi kamukha mo siya eh. Ay. Alam ko ng mga kamag-anak namin na anak po ako nung namatay ko papa. Tay, anong totoo, tay? Anak mo siya? Kay ano, Mami Angelica? Ikaw nag-alaga sa kanya? Nag-alaga lang po. Sino ang nagsabi sa'yo na ganyan ang story? Si Mama po. Kasi alam ko binlog ni, na nakuha din sa video sa interview na ikaw ay inamin talaga ni Mami Angelica na kay Tatay Jun at marami nang sasabi na magkakamukha talaga kayong tatlo. Yung sa, ang kahit ngayon po naalala ko po rin sa papa ko po talaga kasi may pero sa akin po talaga kasi ngayon po to sa mga kamag-anak. Gupitan mo muna si papa mo. Ngayon po din yung ano nila na sa papa ko. Ano po? Manibago si Tatay Jun yan. Ang putol ng kuko. Sa mukha talaga, magkakamukha kayo talaga si Tatay Jun, ikaw, tsaka yung mga kapatid mo. Baka yun lang ang narinig mong kwento. Ayun din po yung sinabi ng mga kapatid ng papa ko. Ayun ang sabi nila. May inanap ko po ngayon kapatid ng papa ko. Apo. So, di ko na po mahanap. Ang apelido ko po daw sana po is apelido ng papa ko. Eh, namatay yung papa ko at kay mama na lang. So, siya po yung naglakad ng birth certificate ko, kaya naging Escalona po. Wow! Sa wakas, tay! Sa wakas! Pero muna ko, tay. Ha? Pero muna ko. Iiwan ko na yan. Basta ang pakiusap ko sa'yo, Rose, kagaya kanina, nakabagsak si tatay pagdating namin. Nakabagsak siya. So, hindi pwedeng lagi siyang bubagsak. Kan nakahapon po is, papunta pa lang dito, bumagsak na po siya. Kahapon din? Apo. Bumagsak din siya? Pero hindi naman po masyadong ano, naalala yan po agad. Kailangan talaga may gabay siya dyan, no? Apo. Meron talagang mahahawakan, tas may maliit na mesa na nandyan lahat ang, may lamesang maliit, nandyan lahat ang pagkain niya, nandyan ang ano. Mary Rose pala, pag may na-recover ka pala ng mga short ni tatay na pwede pa pambahay, na pwedeng labhan, iligpit mo, dalayin mo sa bahay. Ha? Tapos magme-message na lang ako sa'yo mamaya, ha? Paano? Tuloy na kami, ha? Ingat po kayo. Oo, may tubig naman na dyan. Ayan, tapos may tinapay. Tapos may ulam. Yan, ikaw, anong pagkain mo? May bigas ka dyan? May bigas ka? Ano ulam mo? Wala kang ulam. Ulamin mo. Paano? Ano madalas mo inuulam? Simple lang po kahit. Anong ulam po? Huwag ang lason. May bigas daw siya? May bigas siya. Ulam wala. Ay. May... Gusto mo magprito ka ng manok? Kasi may binili kami dito. Bigyan kita.
prituhin mo. O kung gusto mo, magluto ako sa bahay, pumunta ako sa bahay mamaya. O gusto mo, sumama ka sa akin. Ha? Aalis mo ako. Ay, aalis ka? Pupunta ka kay Casey? Sa stoplight. Ah, Dilata. Pwede ka na sa Dilata. Kahit ano po. Wala mo lang sa kahit. Ha? Wala ka mo to. 20. Ito na lang tayo. Pabili itlog. Log 20. Di, okay na to, tis. Di, dagdagan mo. Ay, yung 50. 20, 25, 30, 40, 45, 47, oh. Oh, makasurvive ko na yun hanggang bukas. Bila. Okay na? Anong kabila? Si kabila, ibukas, ibukas. Ibukas pa, lumambot na yan eh, ibukas pa. Yan, i-ano mo yan, tapos yung galaw-galaw. Mary Rose, inaasahan kita ha, na si tatay ay titingnan mo pag nandito ka. Okay. Tapos linisin mo yung bahay. Tapos i-check mo yung ihian ni tatay. Pwede, okay pa ba si Ernie? Okay pa. Hindi yan barado? So dyan tinatapon niyo. Kailangan ni tatay ng arinola eh. Kung saan muna siya, mate, tsagaan muna. Kung magkapera ako, baka makabili rin ako ng arinola ni tatay, no? Ha? Wala eh, medyo ano pa tayo ngayon kasi mga pamasahin namin maglakad ng bills ni tatay. Inayos na namin ang bills. Galing na kami sa hospital. So, good record si tatay doon. Pati yung pangalan ko kasi ako naka-in-charge dun. Ano yung tay? Neil Cutter? Dito na yan, sa inyo na yan. Few inches later. Mga ka-therapy at subukan po natin makipag-usap kay Ganda. Kay Ganda. At na baka pwede niyang matulungan si Tatay Jo na mapakabit ng kuryente. Kung halimbawa bukas, pwedeng bumalik si husband ko. Para i-ano namin, yung tubig lang, ay tubig, yung linya lang ng, isang ilaw lang at saka isang ceiling fan, yun lang. May ceiling fan doon yung maliit lang, hindi naman siya electric fan, i-ano ni husband mo. Okay lang, tapos ako na. Sasaksak lang dito. Oo, yun. Oo, isasaksak lang ba? May extension na doon. Isang di pa lang na-wire yun. Nung petsa kayo nagbabayad ng kuryente? Ados. So kung makabitan sila bukas, almost 15 days. No, 15 days, so half month. Yan muna ang check natin kung magkano ang abutin ng bills. Ayan, salamat kay Ganda. Thank you very much. Bawal ba kayo gandahan mo dito? Yan, yan nakapakiusap ko sa kanya. Yan, salamat at mabait naman si Ganda. So, bukas ay aayusin ni husband ang linya ng kuryente nila. Oo. Kasi inano ni Angelica daw, may bata. Oo. 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 Oo